Marshall Peak, Kabanata 353. Apat na dragon na magkasamang lumilipad. Sa Spiritual Island, napakasigla. Ang palasyo ay nakatayong mataas at marilag. Bagamat isang buwan lang, natapos pa rin ng 500 mortal ang palasyo bago ang takdang oras na may kahangahangang tiyaga at tapang. Pagkatapos ng lahat, hindi mabilang na mga bihirang materyales ang ginamit sa pagtatayo ng palasyo. Ang buong palasyo ay nakasisilaw at mayamang palamuti. Kung si Yang Kaiman o si Li Zhao, hindi pa sila nakakita ng ganito kalaking palasyo. Inutusan ni Hu Chen ang mga mortal na palamutihan ang bawat sulok ng palasyo. Ngayon ang huling araw ng deadline. Kinabukasan ay ang araw ng kasal ng Dragon Race. Walang nang ahas na maging pabaya. Daan-daang tao ang pumapasok at lumabas, patuloy na naglalagay ng maliliit na bagay sa palasyo, na ginagawang mayaman at makulay ang maluwang na palasyo. Brother Yang, ang tagal na nating hindi nagkita. Nang makitang lumapit si Yang Kai, nakangiting binati siya ni Wu Chen. Hindi niya tinanong kung saan nagpunta si Yang Kai nitong mga araw na ito. Sa bagay, hindi naman sila masyadong close. Bawal mag-usap masyado kapag hindi sila close. Gayunpaman, ang hitsura ni Li Zhao ay naguguluhan sa kanya. Hindi niya alam kung bakit may nagmula sa dragon dito. Kung hindi niya mali ang natatandaan, ang ina po ng dragon na ito ay dapat na dinala upang linangin ang Dragon Blood Flower. Bukas ang araw ng kasal. Mahina hong tanong ni Yang Kai. Naging seryoso rin ang ekspresyon ni Wu Chen. Tumanggaw siya at sinabing, "Tama, bukas na. Buti na lang at nakarating kami sa tamang oras. Kung hindi, lahat tayo ay namatay." Si Brother Wu ay nagsumikap at nagambag ng malaki. Tumanggaw si Yang Kai, ngumiti si Wu Chen at sinabing, "Ito ay hindi makakatulong. Ito ay isang misyon na ibinigay ng Dragon Race. Ayokong mamatay." "O tama, Brother Yang, dahil nandito ka, huwag kang umalis." Tumingin sa kanya si Yang Kai na may pagdududa. Ipinaliwanag ni Wu Chen, "Ang kasal ng Dragon Race ay isang malaking kaganapan. Natural, dapat itong maging maligaya. Gayunpaman, alam mo rin na ang Dragon Race ay mayroon lamang ilang tao. Kaya naman, espesyal tayong pinahintulutan na manatili at manood ng seremonya." Kumikislap ang mga mata ni Yang Kai. Tumanggaw siya at sinabing, "Iyon ang iniisip ko. Dati, iniisip pa rin niya kung paano siya mananatili. Kung talagang sumipa ang Dragon Race, siya sa oras na ito, tahimik lang siyang nakapagtago at naghihintay sa darating na bukas. Hindi niya inaasahan na ang Dragon Race ay papayagan ang daan-daang mortal na manatili at manood ng karera, na nagligtas sa kanya ng maraming problema. Sa pahintulot ng ang Dragon Race, maaari niyang hayagang maghintay dito sa pagdating ni Zhu Qing. Natatakot akong magkakaroon ng magandang palabas bukas." Tumawa si Wu Chen. "Oo." Tumanggaw si Yang Kai, pagkatapos ay biglang sumimangot at lumingon kay Wu Chen, nagtatakang nagtanong, "Brother Wu, nakagawa ka ba talaga ng tagumpay?" Itong Wu Chen ay isa lamang Second Order Emperor Realm Master noon, ngunit ngayon, narating na niya ang Third Order Emperor Realm. Dati, hindi ito gaanong pinapansin ni Yang Kai, ngunit nang malaman niya ito, hindi niya maiwasang magulat. Ang paglusot mula sa Second Order Emperor Realm hanggang sa Third Order ay hindi isang simpleng bagay. Ito ay higit sa 10 beses na mas mahirap kaysa sa paglusot mula sa Dao Source Realm. Hindi alam ni Yang Kai kung paano ito ginawa ni Wu Chen. Mapait na umiti si Wu Chen at sinabing, "Brother Yang, hindi mo alam kung paano nakaligtas ang Wu nitong nakaraang buwan. Ilang beses akong muntik nang tumakas sa kamatayan at nagkataon lang na gumawa ng isang tagumpay. Kung may kaunting pagkakamali man lang sa panahong ito, itong si Wu ay hindi makakatayo dito. Ang swerte ni Wu na ito ay napakabuti, ngunit marami sa iba pang mga kapatid. Ha, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa kanila." Paulit-ulit niyang ipinilig ang kanyang ulo, bakas ang takot sa kanyang mukha. Saglit na natigilan si Yang Kai. Ang kanyang divine sense ay kumakalat na parang tubig, at pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Dahil nalaman niyang mayroon lamang mga 300 tao dito. Kailangang malaman ng isa na noong dinala sila ni Fu Qi dito noong isang buwan, mayroong 500 tao, ngunit ngayon, ang bilang na ito ay nabawasan ng halos 40%. Ang palasyo ay naitayo na, kaya walang kailangang lumabas sa minahan para sa mga materyales. Sa madaling salita, malamang napatay na ang 40%ng nawawala. Napakadelikado ba talaga ang pagtatayo ng palasyo? Alam ni Yang Kai na ang pagmimina ng Icy Soul Snow Jade ay maaaring magdulot ng buhay ng isang tao. Dati, sinabi rin ni Lu San Niang na ilang tao ang na-freeze hanggang sa mamatay, pero sa dami ng tao dito, imposibleng lahat sila ay na-freeze hanggang mamatay, tama ba? Kasunod nito, may natuklasan siyang kakaiba.
Napakakaunting cultivator sa Emperor Realm, at wala ni isang third layer Emperor Realm cultivator. At ang mga taong ito, anuman ang kasarian o edad, anuman ang kanilang paglilinang, ay tila labis na natatakot kay Wu Chen. Lahat sila ay nanatiling malayo sa kanya, hindi nangangahas na lumapit. Ano lang ang nangyari nitong nakaraang buwan? Bakit nagkaroon ng napakalakas na epekto si Wu Chen sa mga puso ng mga taong ito? Brother Yang, magpahinga ka muna. Babalik kami bukas para manood ng palabas. Tinapot ni Wu Chen ang kanyang dibdib at sinabing, ipaubaya mo sa akin ang lahat. Huwag kang mag-alala, ginagarantiya ko na magiging handa ang lahat. Tumanggaw si Yang Kai. Mabuti rin iyon. Hindi siya makikialam sa mga usapin ng palasyo. Dahil sa pananatili niya rito, gusto niyang wasakin ang palasyong ito, kaya paano siya magkukusa para tumulong. Kaya, nakahanap na lang siya ng lugar kung saan si Li Zhao ay makapagpahinga. Ang Wu Chen na iyon ay hindi simple. Sabi ni Li Zhao na nakakunot ang nuo. Anong nakita mo? Tumingin sa kanya si Yang Kai at nagtanong. Umiling si Li Zhao. Wala akong nakita, naramdaman ko lang na ang taong ito. Ay medyo kakaiba, Brother Yang, dapat kang mag-ingat sa kanya. Alam ko, walang pakialam na sinabi ni Yang Kai. Hanggat hindi niya ako pipigilan, magiging maayos ang lahat. Kung maglakas loob siyang gumawa ng kaaway sa akin, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Nga pala, Brother Yang, anong sama ng loob mo sa Fuchi na iyon? Tanong ni Li Zhao na nagtataka. Dati, noong sinabi ni Yang Kai na tuturuan niya ng leksyon ng Fuchi, hindi niya ito masyadong inisip. Ngayong kumalma na siya, naisip niya ito. At sa hitsura nito, ang sama ng loob sa pagitan ni na Yang Kai at Fuchi ay hindi mas maliit kaysa sa kanya. Bukas ay ang Dragon Race Wedding sa pagitan ni na Fuchi at Zhu Qing. Natigilan sandali si Li Zhao bago tumango. Naiintindihan ko. Hindi ba't kapareho niya ito? Pareho silang napupuot sa isa't isa dahil sa pag-agaw sa kanilang mga asawa, ngunit ang isa ay katotohanan, at ang isa ay isang bagay na malapit nang mangyari. Sa isang iglap, sina Li Zhao at Yang Kai ay may iisang kaaway. Isang tahimik na gabi, kinabukasan, maaliwalas ang langit at pare-pareho ang kulay ng tubig. Ang buong Dragon Palace ay tila na puno ng isang maligaya at masiglang kapaligiran. Ang ilang magagandang babae ay dumating sa palasyo ng maaga sa umaga, na nagdaragdag ng isang dampi ng kasiglahan sa napakalaking palasyo. Ang mga babaeng ito ay eksklusibong pag-aari ni Fuchi. Hindi na kailangang sabihin, kahit na hindi sila may kumpara kay Lu San Niang at sa namatay na si Madam Hua, sila ay mga nangungunang dilag. Mayroong higit sa 100 sa kanila, pabalik-balik sa palasyo, sinisiyasat ang lahat. Sinamahan sila ni Wu Chen sa gilid, tumatango at yumuyuko habang nangunguna sa daan. Ngayon, sila ang pangunahing namamahala sa pagtanggap sa nobya, kaya natural na hindi sila maaaring maging pabaya. Alam nila na ikakasal si Fuchi sa kanilang magiging ginang, at ang kanilang buhay at kamatayan ay nasa kamay ng kabilang partido. Sa makatuwid, lalo silang naging matulungin. Kahit na may kaunting alikabok sa palasyo, sasabihan nila si Wu Chen at utusan itong linisin kaagad. Naging abala sila sa loob ng 4 oras, at si Wu Chen ay sobrang abala na siya ay nalilito. Maraming cultivator ang walang tigil na nagreklamo, ngunit walang nang ahas na magreklamo sa ilalim ng malupit na kapangyarihan ng Dragon Race. Makalipas ang 4 oras, kumpleto na ang lahat ng paghahanda. Mahigit 100 babae ang lumabas ng palasyo at pumila ng maayos. Tahimik silang naghintay, at ang hangin ay napuno ng lahat ng uri ng pabango. Ang 300 cultivator ay maayos ding kumalat sa magkabilang panig. Solemna at tahimik ang eksena. Ang 300 cultivator ay pangunahing nandito para sumali sa kasiyahan at wala ng ibang misyon. Sina Yang Kai at Li Zhao ay pinaghalo sa karamihan at hindi gumagalaw. Marahil dahil kinakabahan siya, mukhang balisa si Li Zhao. Gusto niyang makipag-chat kay Yang Kai para maibsan ang pressure, ngunit nakita niyang nagpapahinga si Yang Kai habang nakapikit, at ayaw niyang abalahin siya. Sa isang iglap, biglang lumitaw ang isang kulog, at isang walang kapantay na kapangyarihan ng dragon ang pumuno sa hangin. Isang figure ang tumalbog mula sa kabilang bahagi ng isla at dumaong sa harap ng palasyo. Nakasuot si Fuchi ng matingkad na pulang robe ngayon, na naging dahilan ng kanyang pagiging maligaya. Para sa kanyang gwapong mukha at masungit na pag-uugali, ang matingkad na pulang kulay ay hindi nagpamukha sa kanya na hindi kaakit-akit, ngunit sa halip ay naging mas kaakit-akit. Ang daang o higit pang mga babae ay nataranta, at ang 300 martial artist ay may seryosong ekspresyon din sa kanilang mga mukha. Ang pangunahing karakter ng kasal ngayon ay lumitaw, at natural na kailangan nilang maging alerto. Guro. Isang babaeng nakasuot ng palasyo na nakatayo sa harapan ang mabilis na sumalubong ng isang mahinang ngiti, ngunit medyo reserved ang kanyang ekspresyon.
Hindi siya pinaburan gaya ni Madam Hua, kaya hindi siya mapakali sa harap ni Fuchi. Tumingin si Fuchi at bahagyang tumango. Kumusta ang paghahanda? Sabi ng babaeng iyon. Handa na ang lahat. Ngayon kailangan lang nating hintayin ang pagdating ng nobya. Napakahusay. Pagkatapos magsalita ni Fuchi ay hindi na niya pinansin ang babaeng iyon. May gustong sabihin ang babaeng iyon ngunit ilang beses siyang nag-alinlangan, ngunit sa huli, tahimik siyang umatras. Ibinaba ni Li Zhao ang kanyang mga mata, at ipinikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Hindi tumingin ang dalawa kay Fuchi. Hindi sa hindi sila ng ahas, ngunit ang hindi sinasadyang puot sa kanilang mga mata ay magpapakita ng mga kapintasan at pumukaw sa pagbabantay ng iba. Isang grupo ng mga tao ang naghihintay sa harap ng palasyo. Pagkaraan ng ilang sandali, sunod-sunod na nagbubunga ng Dragon Rays ang dumating at binati siya. Magiliw silang tinanggap ni Fuchi. Hindi nagtagal, 6 o 7 Dragon Rays Cultivator ang nagtipon sa harap ng palasyo, nagsasalita ng malakas at tumatawa ng malakas. Makalipas ang 1 oras o higit pa, ang ilang matataas na tunog ng dragon ay biglang dumating mula sa malayo. Ang mga ulap sa kalangitan ay gumuho, at isang malaking ulap ang mabilis na umaasenso. Nandito na, isang Dragon Rays Cultivator ang tumuro sa ulap at nakangiting sinabi. Napatingin ang lahat, inayos ni Fuchi ang kanyang mga damit at nagbigay ng magiliw na ngiti sa kanyang mukha. Papalapit ng papalapit ang ulap, at palakas ng palakas ang dagandong ng dragon. Biglang lumubog ang ulap, at lumitaw ang isang higanteng figure mula sa loob ng ulap. Isa itong Crimson Dragon na mahigit 200 talampakan ang haba at nababalutan ng kaliskis ng dragon. Ang pulang-pula na kulay ay parang nagniningas na apoy. Ipinilig nito ang ulo at ikinuyod ang buntot habang sumusugod. Nagkaroon ng pagsabog ng mga tandang. Ang pagharap sa tunay na katawan ng isang dragon sa napakalapit na distansya, kahit sino man ito, makararamdam sila ng matinding pressure. Hindi ito ang katapusan. Matapos lumitaw ang pulang-pula na dragon, isang berdeng dragon na hindi mas mababa sa pulang-pula na dragon sa laki ay lumitaw din mula sa gilid at lumipad ng magkatabi. Ang 3 Dragon Rays ay lumitaw din. Ang pang-apat. 4 na dragon ang lumipad na magkasama, at ang eksena ay napakaganda kaya lahat ay napabuntong hininga. Sa likod ng 4 na dragon, may isang sedan na pinalamutian ng marangyang. Pula din ang sedan at mukhang maligaya. Sa sedan, may isang magandang figure na nakaupo sa loob, hindi gumagalaw. Pinipigilan ng ghost curtain ang mga tao na makita ang kanyang mukha, ngunit alam ng lahat na ang tao sa sedan ay dapat na nobya ngayon. Marshall Peak, Kabanata 354. Pag-agaw sa Bride ng Dragon Clan. Ang palanquin at ang taong nasa palawit ang mga pangunahing tauhan ngayon. Ang 4 na dragon na lumitaw kanina ay mga palanquin drivers lamang. Sa tabi ng palanquin ay nakatayo ang 2 babaeng dragon. Ang isa sa kanila ay may fluttering purple na buhok, at ito ay si Fu Ling. Siya ang orihinal na nagbabantay sa Dragon Blood Flower, ngunit ngayon ay ang engranding araw ng Dragon Race, kaya natural siyang pinabalik. Ang ibang Dragon Lady ay hindi mukhang espesyal. Maliban sa kanyang namumukod-tanging hitsura, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong tao. Ang 2 Dragon Ladies ay may hawak na mga basket ng bulaklak at nakatayo sa kaliwat kanan ng palanquin. Nang lumipad sila, ang mga talulot ng bulaklak sa mga basket ay lumipad, na lumilikha ng isang kasiyas ang ulan ng bulaklak sa kalangitan. Napakaganda nito. Ang ulan ng bulaklak ay hindi isang ordinaryong ulan ng bulaklak. Ang mga talulot ng iba't ibang kulay ay sumabog sa kalangitan, at ang mga makukulay na ilaw ay nasilaw sa lahat. Ang ganitong eksena lang ay sapat na para hindi maalis sa paningin ng lahat. Palihim nilang ibinulalas na ang Dragon Race ay talagang Dragon Race. Kahit na ang isang engranding kasal ay maaaring paglaruan ng napakaraming trick. Ang ganitong pagmamalabas ay hindi isang bagay na maihahambing ng mga ordinaryong tao. Hindi nagtagal, dumating na ang palanquin. Huminto ang 4 na dragon at lumutang 100 talampakan ang layo mula sa palasyo. Lahat ay tumingin sa palanquin, at isang taos pusong ngiti ang lumitaw sa mukha ni Fuchi. Pagkatapos ng araw na ito, magiging kanya ang dragon na babae sa palanquin, at natural na ito ay isang masayang okasyon para sa Fuchi. Swoosh swoosh swoosh. 3 figure ang biglang lumitaw. Ang isa ay nasa katanghali ang elder na may payat na figure at pulang buhok. Magalang ang ekspresyon niya. Kahit na hindi siya nagpahayag ng anumang aura, kahit sino ay maaaring makaramdam ng napakalaking pressure mula sa kanya. Ang uri ng hindi maipaliwanag na presyon ay isang bagay na kahit na ang 4 na dragon na nagsiwalat ng kanilang tunay na anyo ay hindi maihahambing. Sa tabi ng nasa katanghali ang gulang na elder ay isang babaeng pilak ang buhok na nakasuot ng palasyo na may malamig na ekspresyon. Ang aura na pinalabas niya ay nagpakilig sa lahat. Mabilis lang na sumulyap sa kanya ang lahat at hindi na naglakas loob na tumingin muli sa kanya.
Parang maninigas ang katawan at isipan nila kung titingnan siya ng sobra. Ang huling tao ay hindi masyadong matanda. Lalaki siya at mukhang binata. May maamong ngiti sa mukha niya habang palihim na nakatayo doon. Nang lumitaw silang tatlo, naging seryoso si Fuchi at ang iba pa. Yumukod sila at sinabi, pagbati sa tatlong matatanda. Ang kaibangan ng Dragon Race ay pinuntirya lamang sa mga nilalang ng ibang lahi. Sa harap ng malakas na kaparehong lahi, kahit ang pinakamayabang na ulo ay kailangang yumuko. Nang marinig ang mga bulalas ni Fuchi at ng iba pa, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ng 300 cultivator. Mabilis nilang ibinaba ang kanilang mga ulo at bumulalas sa kanilang mga puso, kaya ito ang tatlong matatanda ng Dragon Race. Unang Elder Zuyan, Second Elder Fushan, Fourth Elder Zukong. Silang tatlo ay mga overlord sa buong Dragon Island, lalo na ang Great Elder at Second Elder. Pareho silang rank 10 Dragon Veins at hindi matatalo sa Dragon Island. Kahit na ang Zukong na iyon ay walang rank 10 Dragon Bloodline, siya ay rank 9 pa rin. Ang mga normal na miyembro ng Dragon Race ay hindi makakapantay sa kanya. Dati raw ay may 4 na matatanda sa Dragon Island. Mayroon ding ikatlong Elder na mayroon ding rank 9 Dragon Vein. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, hindi nagpakita ang Third Elder sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lihim ay hindi isang bagay na maaaring makipag-ugnayan sa isang ordinaryong tao. Ang 300 cultivator ay naninirahan sa kalahati ng Dragon City sa mahabang panahon. Natural, hindi sila malinaw tungkol sa panloob na sitwasyon ng Dragon Island. Sa harap ng pansamantalang tirahan ng Imperial, mayroong mahigit isang dosen ng mga miyembro ng Dragon Race na nagtipon. Masasabing ito ang kapangyarihan ng buong Dragon Island. Maliban sa ingranding kasalan ng Dragon Race na nangyari minsan sa 10,000 taon, napakahirap na magkaroon ng napakaraming miyembro ng Dragon Race na magsama-sama. Ang ekspresyon ng unang Elder Zuyan ay kasing kalmado ng isang sinaunang balon. Ang Second Elder Fushan ay may likas na malamig na ekspresyon. Walang masyadong nasabi ang dalawa. Tanging ang nakangiting pang-apat na Elder, si Zukong, ang tumango kay Fuchi. Binabati kita, magalang na sinabi ni Fuchi. Lubos na nagpapasalamat si Fuchi sa pagmamahal ng mga matatanda. Sinabi ni Zukong, pagkatapos ng ingranding kasal, inaasahan kong tretuhin ninyong dalawa ang isa't isa ng may paggalang at pagmamahal. Mabilis na sinabi ni Fuchi. Fourth Elder, huwag mag-alala. Siguradong hindi patas ang pakikitungo ni Fuchi kay Chingir. Mangganganak din ako ng dragon para sa Dragon Island sa lalong madaling panahon at ipagpapatuloy ang bloodline. Bahagyang ngumiti si Zukong at hindi nagkomento. Kumunot ang noo ni Fushan at sinabing, tama na sa katarantaduhan. Tulungan si Zuching pababa. Sa kanyang utos, natural na hindi ng ahas na sumuwi ang mga dragon. Ang 4 na dragon sa harap ng sedan ay naghiwalay sa mga gilid. Inabot ni Fuling at ng isa pang dragon girl at itinaas ang kurtina, marahang sinabi, Elder Sister Ching, oras na para bumaba. Si Zuching ay hindi gumagalaw at umupo ng tuloy-tuloy tulad ng isang bundok. Nahihiyang pinalaki ni Fuling ang Second Elder. Nang makitang lumalamig at lumalamig ang kanyang ekspresyon, marahan niyang sinabi ang ilang mga salita ng panghihikayat, ngunit hindi ito nagtagumpay. Hindi napigilan ni Fuling ang pagpawisan ng malamig. Natural na alam niya na hindi nasisiyahan si Zuching sa kasal na ito. Alam ng buong Dragon Island, ngunit narito ang mga matatanda. Kahit ayaw niya, ano ang magagawa niya? Kung hindi mahawakan ng maayos ang usaping ito, tiyak na magiging biro ito. Ang ngiti sa mukha ni Fuchi ay unti-unting nawala, at hindi niya mapanatili ang kanyang ekspresyon. Naging malamig din ang ekspresyon ni Fushan, nang lumingon siya kay Zuyan. Tumingin si Zuyan at nanatiling walang pakialam. Hindi napigilan ni Fushan na huminga ng malamig sa kanyang puso. Nang personal na niyang ilalabas si Zuching sa sedan, isang pigire ang biglang dumaan. Sa harap ng sedan, isang binata ang masayang sumulpot. Karamihan sa mga tao ay hindi napansin kung paano siya lumitaw. Ngunit ang mga matatanda ng Dragon Race ay pinaikit ang kanilang mga mata at tumingin sa taong iyon. Sumimangot si Fuzin at sumigaw. Palayasin mo siya. Ano ang ginagawa ng taong ito? Talagang naubusan siya sa ganitong sitwasyon at hinaranggan ang harapan ng sedan. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Kung sa ibang pagkakataon, pinatay na siya ni Fushan, ngunit ngayon ang kasal ng Dragon Race. Mas mabuti kung walang pagdanak ng dugo, kaya nagtiis siya ng ilang sandali. Umalangaw-ngaw ang isang matunog na dagandong ng dragon habang ang 200 talampakan ang haba na pulang dragon ay nakapulupot sa katawan nito sa palankuan. Itinaas nito ang ulo at dilat na nakadilat ang mga mata sa palankuan. Mukhang paprotektahan nito ang palankuan. Ang tatlo pang dragon ay agad na hinarang sa labas. Zulay, anong ginagawa mo?
Nakasimangot si Fuchi habang nakatingin sa pulang dragon na humihila ng sedan. Ibinuka ng dragon ang bibig nito at ang boses ni Zulay ay umalangaw-ngaw na parang kulog. Wala, mangyaring maghintay sandali. Si Zuyan, na naging kalmado sa buong oras, sa wakas ay tumangala. Matapos makita ang likod ng figure na nakaharang sa harapan ng sedan, hindi niya maiwasang magtaas ng kilay. Nagulat din si Zukong. Kahit na hindi masama ang kanyang paglilinang, medyo nalilito pa rin siya sa sandaling ito. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, dahan daw ang huminga ng malalim si Yang Kai at tumingin sa taong nasa sedan na may pulang belo sa kanyang ulo. Pag-abot, malumanay siyang ngumiti at sinabing, "Naparito ako para sunduin ka." Sa mga salitang ito, nabigla ang lahat. Ang 300 cultivator ay lahat ay tumingin sa likod ni Yang Kai sa gulat, umiiyak sa kalungkutan sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Ano ito? Kumilos ng napakapangahas sa harap ng mahigit isang dosenang miyembro ng Dragon Race, at maging ang pagsasabi ng mga ganoong salita sa isang batang babaeng dragon na ikakasal na, nakakabaliw ito. Kung may nangyaring katulad sa teritoryo ng tao, tiyak na ito ay isang kaso ng pagkidnap ng nobya. Ngunit anong uri ng lugar ito? Ito ay Dragon Island. Ngayon ang araw ng kasal ng dalawang miyembro ng Dragon Race. Hindi dapat nagwawala ang lalaking ito, di ba? Dinala ba niya ang bride kidnapping sa Dragon Race? Ang grupo ng mga Dragon Race Cultivator ay may kakaibang ekspresyon. Malinaw na hindi pa sila nakaka-recover. Ang Fuchi ay pareho. Hindi pa rin niya naiintindihan ang ibig sabihin ng eksenang nasa harapan niya. Ngunit sa sumunod na sandali ay biglang namula ang kanyang mukha. Dahil pagkatapos sabihin ng taong iyon ang mga salitang iyon, si Zhu Qing, na nakaupo sa sedan sa buong oras, ay biglang nanginig. Hinubad ang pulang belo sa kanyang ulo, siya ay tumingin sa harapan sa pagkabigla at sumigaw. Bakit ka na pa rito? Hindi lang siya naglakas loob na maniwala sa kanyang mga mata. Si Yang Kai ay talagang nagpakita sa kanya. Sa pagtingin sa mukha na kanyang iniisip araw at gabi, naisip pa nga ni Zhu Qing na siya ay nananaginip saglit. Ngunit ang taong nauna sa kanya ay totoong totoo. Sinabi sa kanya ng pamilyar na aura at amoy na iyon na hindi ito panaginip. Dumating talaga si Yang Kai. Siya ay nagpakita sa harap ng lahat ng mga cultivator ng Dragon Race ng walang pag-aalinlangan, at sa araw na iyon na nagpalungkot sa kanya. Ang taong nasa kanyang harapan ay parang isang nagniningas na araw, ang kanyang maliwanag na liwanag ay nagwawalis ng ulap sa kanyang puso. Para sunduin ka, kinindatan siya ni Yang Kai. Agad na namula ang mga mata ni Zhu Qing. Umiling siya at sinabing, "Hindi ka dapat pumunta." Masaya siya, ngunit higit pa riyan, nag-aalala siya para kay Yang Kai. Kung hindi dumating si Yang Kai ngayon, mag-isa lang siyang maghihirap. Ngunit dahil nandito si Yang Kai, paano siya makakatakas? Hindi kinaya ng Dragon Race ang kahihiyan. Pagkatapos ng araw na ito, si Yang Kai ay malamang na maging kaaway ng buong Dragon Race. Wala na siyang pag-asa na makaalis dito ng buhay. Kaya ganyan yan. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at nag-isip sandali. Pagkatapos, lumingon siya at sinabing, "Kung gayon ay aalis na ako. Ang lakas ng loob mo." Natarante si Zhu Qing. Nagmamadali siyang tumayo at nagmamadaling lumas. Hinawakan niya ang braso nito at pinandilatan siya habang sinasabi, "Nandito ka na at gusto mong umalis." Ngumisi si Yang Kai, mukhang ayaw mong magpakasal. Mabuti naman. Hinawakan ni Zhu Qing ang kanyang braso at biglang lumabo ang kanyang ekspresyon. "Mamamatay tayo. Sa buhay, magkatabi tayo sa iisang kama. Sa kamatayan, magsasalo tayo sa iisang kuweba. Hindi naman masama yon, di ba?" Medyo basa ang mga mata ni Zhu Qing. Sumandol siya sa kanya. Sa isang maikling sandali, pinag-isipan niya ito ng mabuti. Nandito na si Yang Kai, kaya hindi makatutuhan ang umalis siya. Ang tanging magagawa niya ay harapin ang unos ng Dragon Race kasama niya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga angkan. Nakita niya ang hindi mabilang na mga pares ng hindi makapaniwalang mga mata. Walang maraming bagay sa mundo na maaaring makagulat sa Dragon Race, ngunit ang eksena sa harap nila ay tiyak na isa sa kanila. Sa kasal ng Dragon Race, talagang may naglakas loob na nakawin ang nobya. Ang nagnakaw ng nobya ay talagang tao. Si Zhu Qing ay talagang napakalapit sa taong iyon. Ang mga cultivator ng Dragon Race ay natulala. Kung ganito ang Dragon Race, hindi na kailangang banggitin ang mga tao at hayop. Napatulala silang lahat. Sa 300 cultivator na nanatili upang manood ng seremonya, marami sa kanila ang hindi nagustuhan si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, sa nakalipas na buwan, sila ay nagtrabaho ng husto, ngunit si Yang Kai ay walang kailangang gawin. Natural, nadama nila na ito ay hindi patas. Ngayon lang nila napagtanto na napakabangis pala ng taong ito.
Hindi nila alam kung anong uri ng puso ng oso o leopard guts ang kinain niya para talagang maglakas loob na nakawin ang nobya ng Dragon Race. Kung ikukumpara dito, ano ang binibilang ng nakaraang buwan ng pagpapabeya? Maraming mga kakaibang bagay sa mundo, ngunit ang bagay ngayon ay isang pagbubukas ng mata para sa lahat. Lalo na pangit ang ekspresyon ni Fuchi. Ang papakasalan niya ay aktwal na nakahawak sa braso ng ibang lalaki, na tila sila ay nagmamahalan. Sinabi pa nila na magkakasama sila sa iisang kama kung sila ay ipanganak, at magsasalo sa parehong kwebo kung sila ay mamatay. Ano ang inilagay sa kanya nito? Kapag natapos na ang usaping ito, gaano man ito nalutas, siya, si Fuchi, ay mawawalan ng mukha. Ilang beses na siyang sinubukang hikayatin ni Fu Ling noon, ngunit hindi gumagalaw si Zhu Qing sa karwahe, na naging dahilan para makaramdam siya ng alanganin. Sa halip, ang taong ito ay nagsabi lamang ng ilang salita, at si Zhu Qing ay talagang nagkusa na magmadaling lumabas. Marshall Peak, Kabanata 355. Pagpapakita ng Dragon Island Token. Isa lang itong malaking kahihiyan sa kanya. Hindi lamang ito isang kahihiyan sa kanya, ngunit isa rin itong kahihiyan sa buong Dragon Race. Ang kanyang mga mata ay sobrang lamig habang nakatingin kay Yang Kai na para bang nakatingin siya sa isang patay na tao. Saan nang galing itong bulag na tanggang ito? Ang lakas ng loob niyang maging mapangahas. Galit na galit siya habang umuungol. Ang kanyang kasal ay nagambala ng ibang tao, at ang kanyang Dragon Lady ay nasa yakap ng iba. Kahit gaano pa kahuse ang pagpipigil sa sarili ni Fuchi, hindi pa rin niya ito matitiis. Malamig na tinitigan siya ni Zhu Qing at sinabing, Fuchi, bantayan mo ang iyong bibig, ito ang aking kasintahan. Iyong kasintahan. Lumitaw ang mga mata ni Fuchi habang siya ay pasuray-suray. Bigla siyang bumalik sa katinoan at tumingin kay Yang Kai nang may hinanakit. Ikaw pala. Alam niyang nakipagrelasyon si Zhu Qing sa isang tao sa labas. Kung hindi dahil doon, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na ayusin ang kasal ng mga matatanda. Noong una ay gusto niyang supilan si Zhu Qing pagkatapos ng kasal, pagkatapos ay umalis sa Dragon Island upang humanap ng problema sa taong iyon. Sino ang nakakaalam na ang taong ito ay talagang nagpunta sa Dragon Island ng mag-isa, at kumilos pa ng walang pakundangan sa araw ng kanyang kasal. Agad na naging berde ang mukha ni Fuchi, at ang kanyang mga mata ay puno ng puot at galit. Inilagay na niya si Yang Kai sa listahan ng mga taong dapat niyang patayin, kaya natural na mamula ang kanyang mga mata kapag nakita niya ang kanyang kaaway. Tama, kasintahan niya ako. Bahagyang ngumiti si Yang Kai, niyakap si Zhu Qing, at hinalikan ang kanyang noo. Hindi napigilan ang kanyang tindig na parang walang tao sa paligid. Lalong naging hindi magandang tingnan ang mukha ni Fuchi. Ang kanyang nobya ay hinalikan ng ibang lalaki sa harap ng napakaraming tao, at hindi lang niya ito tinanggihan, nagpakita pa siya ng namumula at namumula na ekspresyon. Ang galit sa kanyang dibdib ay parang bulkan na malapit ng sumabog, at maging ang hining ang kanyang ibinuga ay naging mainit at mabigat. Sa kabilang panig ng tatlong matatanda, si Zoyan ay tumingin kay Yang Kai nang may pagtataka. Ngayon lang niya napagtanto ang pagkakakilanlan ni Yang Kai, kaya hindi siya nagalit, at medyo nagulat pa. Hindi niya inaprubahan ang kasal ni na Zhu Qing at Fuchi, ngunit nagkamali si Zhu Qing, at kailangang ipagpatuloy ng Dragon Race ang kanilang bloodline. Dahil ang Second Elder ay determinado na gawin ito, hindi siya masyadong makagambala at maaari lamang hayaan ang sitwasyon na umunlad. Sa kanyang opinyon, pagkatapos magpakasal si na Zhu Qing at Fuchi, maaaring makalimutan niya ang taong iyon pagkatapos ng ilang daang taon. Sa oras na iyon, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng karagdagang mga plano. Sino ang nakakaalam na may ganitong eksena ngayon? Malamig na sumulyap si Fuchi kay Zoyan at ngumuso. May alam ka ba, paano papasok at lalabas ang Dragon Island ayon sa gusto ng isa? 10 taon pa lang ang nakalipas, pinalakas ng Dragon Island ang mga depensa nito. Kahit na personal na dumating ang Great Emperors, mararamdaman ito ng Dragon Race. Pagdating ng oras, ang buong lahi ay lalabas, at ang mga Great Emperor ay hindi makakapasok. Naghinala siya na ang dahilan kung bakit nakapasok si Yang Kai sa Dragon Island ay dahil sa dakilang Elder. Umiling si Zoyan at sinabing, ano ang malalaman ko? Malamig na sumanggot si Fuchi, nalilito. Kung ang bagay na ito ay walang kinalaman sa dakilang Elder, paano lumitaw ang taong ito sa Dragon Island nang walang nakakaalam? Hindi kaya epektibo ang mga pagsasaayos na ginawa mahigit 10 taon na ang nakalipas? Isang bakas ng pagkabalisa ang biglang umusbong sa kanyang puso, at napangiwi si Fuchi. Hindi maliit ang tapang ng lalaking ito. Ang pang-apat na Elder, si Zukong, ay tumingin kay Yang Kai nang may interes at nakangiting sinabi. Hindi nakakagulat na si Qingyi ay napakatapat sa kanya. Hindi ko lang alam kung gaano siya kaswert.
Kung ang usapin ngayon ay hindi mapangasiwaan ng maayos, sila ni Zhu Qing ay haharap sa isang malaking kapahamakan. Ang walang kinikilingan na Second Elder ay walang damdaming tao. Nang marinig ito, ang ekspresyon ng dakilang Elder ay hindi maiwasang maging mataimtim. Maaari bang magtanong, alin ang Second Elder? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa tatlong matatanda. Bagamat nagtanong siya ng ganito, panay ang tingin niya sa mukha ni Fu Qi. Sa tatlong Elder, ang dakilang Elder at ang Second Elder ay parehong 10th Order Dragon Veins, kaya madaling makilala ang mga ito. Ang matandang lalaki ay mas matanda kaysa sa malamig na mukha ng babaeng ito, kaya ang pinuno ng mga matatanda ay natural na ang dakilang Elder. Sa makatuwid, kahit na ito ang unang pagkakataon na nakita ni Yang Kai ang Second Elder, makikilala niya ito sa isang sulyap. Nagmumura siya sa puso niya. Ang malamig na mukha ng babaeng ito ay parang yelo na hindi matutunaw kahit makalipas ang 10,000 taon. Sino ang nakakaalam kung kanino siya nagpapakita ng ekspresyong ito? Wala siyang kahit kaunting magandang impresyon sa Second Elder na ito at nakaramdam pa siya ng hinanakit sa kanya. Masyadong nenas ang babaeng ito. Hindi niya alam kung ano ang mali sa kanyang utak, ngunit siya talaga ang nagkusa na ipagkaloob si Zhu Qing kay Fu Qi. Bagamat hindi siya masaya, ayaw ni Yang Kai na iwaksi ang lahat ng pagkukunwari ng pagiging magiliw sa Dragon Island. Mas mainam kung ang usapin ngayon ay malulutas ng mapayapa. Kung talagang hindi ito mareresolba, kaya lang niyang lumaban. Nakahanda na siya sa pag-iisip na mas gugustuhin niyang mamatay kaysa mabuhay sa kahihiyan. Ano man ang mangyari, aalisin niya si Zhu Qing ngayon, kahit na kailanganin niyang baligtarin ang lugar na ito. Bitaw siya. Ang Second Elder ay malamig na inilabas ang pangungusap na ito, ang kanyang tono ay puno ng hindi mapag-aalinlangan ang damdamin. Hindi niya sinagot ang tanong ni Yang Kai. Tinitigan siya ni Yang Kai at sinabing may kalmadong ekspresyon. Binabati ng Junior Yang Kai na ito ang Second Elder. Bigla akong pumunta dito ngayon dahil wala akong ibang pagpipilian. Sana ay maging mapagbigay ang Second Elder. Alam ko kung sino ka. Malamig na tinitigan siya ni Fu Shan at walang pakialam na sinabi. Kung gusto mong mabuhay, bitawan mo si Zhu Qing. Umiling si Yang Kai at sinabing. Kami ni Qing Yir ay umiibig sa isa't isa. Dapat alam na alam ng Second Elder ang bagay na ito. Nang makitang may problema siya ngayon, espesyal akong naparito upang iligtas siya mula sa apoy at tubig. Hindi ko siya hino-hostage, kaya paano ko siya bibitawan? Nagkamali ba ang Second Elder? Sabi ko, bitawan mo siya. Sigaw ng Second Elder sa mahinang boses. Bumagsak ang temperatura sa paligid, at naging magulo ang mga batas ng langit at lupa. Ang daan-daang cultivator na iyon, anuman ang antas ng kanilang paglilinang, ay nanginginig lahat. Kapag ang isang powerhouse na maihahambing sa Great Emperors ay nagalit, hindi maraming tao na naruroon ang makatiis. Tumingin sila kay Yang Kai na parabang nakatingin sila sa isang halimaw. Naisip nila sa kanilang sarili, kahit na ang Elder ng Dragon Race ay galit na galit, gayunpaman, naglakas loob ka pa rin makipag-usap sa kanya ng walang kabuluhan. Siguradong pagod ka na sa buhay. Lumakas ang galit sa puso ni Yang Kai, at naging malungkot ang kanyang mukha. Ayaw niyang gawing masyadong tense ang mga bagay sa Dragon Race. Hindi sa takot siya, ngunit si Zhu Qing ay Dragon Race din. Kung wala siyang magandang relasyon sa Dragon Race, malalagay lang si Zhu Qing sa mahirap na posisyon. Kaya naman patuloy niyang binabaan ang kanyang ugali at sinsero siyang nagsalita. Pero hindi niya akalain na ganoon palakangas ang Second Elder at inuutusan siya. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit sa puso niya. Sinabi niya sa mahinang boses. Sana mabigyan ng pagkakataon ng Second Elder itong Junior at Qing Yir. Kaming mag-asawa, ay magpapasalamat magpakailanman. Mag-asawa. Biglang tumaas ang magagandang kilay ni Fu Shan, at sinabi niya sa malamig na boses. Si Zhu Qing ay ikakasal kay Fu Qi ngayon, at ang kanyang asawa ay si Fu Qi lamang. Sino ka sa tingin mo? Maglakas loob ka bang magsalita ng mayabang at sirawin ang reputasyon ng aming Dragon Race? Agad na sumagot si Zhu Qing. Ang Second Elder ay mali. Ang asawa ni Qing Yir ay siya lamang. Makilala man ito ng Dragon Race o hindi, sa buhay na ito, si Qing Yir ay kanya. Ang lakas ng loob mo. Sigaw ni Fu Shan. Ang kapangyarihan ng kanyang dragon ay halos nagkatotoo, at agad na binalot si Yang Kai at Zhu Qing. Namutla ang mukha ni Zhu Qing, at bumagsak siya sa mga bisig ni Yang Kai. Ang kanyang ugat ng dragon ay tinatakan, at ang kanyang paglilinang ay pinigilan. Siya ang unang nakaranas ng matinding galit ng Second Elder. Paano niya natitiis, kung hindi dahil sa malakas niyang katawan ay nawalan na siya ng buhay? Bigla ring nakaramdam ng pagkahilo si Yang Kai. Uminit ang ulo niya, at nabalot siya ng gulat. Ang galit ng mga Great Emperor, ito ang galit ng mga Great Emperor. Sa lakas niya ngayon, napakahina pa niya para harapin ito ng direkta.
Ang pagtutol ni Zuching ay walang alinlangan na lubos na nagpagalit kay Fushan. Malamig niyang tiningnan si Yang Kai at sinabing, "Ngayon ay isang masayang araw para sa Dragon Race. Hindi ko gustong pumatay, ngunit dahil napakatigas ng ulo mo, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Habang nagsasalita siya, ang kanyang layunin sa pagpatay ay parang tubig. Nagbago ang ekspresyon ng lahat. Hindi man sila pinuntirya, ang daan-daang cultivator ay nahihirapang huminga. Pakiramdam nila ay parang may malaking bundok na dumidiin sa kanilang dibdib, at malapit na silang magsuka ng dugo. Para silang pwedeng mamatay anumang oras. Kung ganito sila, paano naman si Yang Kai na na-target? Natural na hindi maganda ang sitwasyon ni Yang Kai. Nang natakpan siya ng layunin ng pagpatay, nakaramdam siya ng malinaw na pakiramdam ng kamatayan na hindi pa niya naramdaman noon. Nanlamig ang buong katawan niya, at halos nagyelo ang dugo niya. Si Fu Qi ay nakatayo sa gilid at malamig na nanonood. Natuwa siya nang makita ang sitwasyon. Ang mga naunang salita ni Yang Kai ay nag-init sa kanya sa galit at nawalan ng mukha. Kung hindi dahil narito ang mga matatanda, nakamove on na siya kay Yang Kai. Kaya lang hindi siya nang ahas na maging masyadong mapangahas sa harap ng mga matatanda. Ngayong nakita niyang galit na galit ang Second Elder, agad siyang natuwa sa kanyang kasawian. Sa buong Dragon Island, walang hindi nakakaalam ng ugali ng Second Elder. Palagi niyang sinasadya ang sinabi niya, at walang nang ahas na suwayan siya. Sa sobrang tigas ng ulo ni Yang Kai, nakatadhana siyang hindi magkaroon ng magandang wakas. Habang nag-flash sa kanyang isipan ang ideyang ito, tinitigan niya si Zuching na nakapatong sa mga bisig ni Yang Kai na may hinanakit. Lihim niyang napagdesisyonan na pagkatapos ng kasal ay tiyak na magugustuhan niya ang murang babae na ito. Gaano kasuklam-suklam, ang primordial yin ng murang babae na ito ay talagang kinuha ng taong iyon. Ang primordial yin ng isang Dragon Lady ay isang mahusay na suplemento, at totoo ito para sa Dragon Race at mga tao. Siya ay isang ikawalong ranggo na Thunder Dragon. Kung makukuha niya ang tulong ng primordial yin ni Zuching, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong makapasok sa ikasyam na ranggo. Sa kasamaang palad. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ni Fu Qi na makaramdam ng kaunting depresyon. Sinulyapan niya si Yang Kai nang may galit. Maghintay. Biglang nagngangalit si Yang Kai at sumigaw, nakaumbok ang mga ugat sa kanyang noo. Malamig na tiningnan siya ng Second Elder at hindi gumagalaw. Bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay, at sa gitna ng kanyang makatarungang palad, ang batas ay lumundag, at ang lamig ay kumalat. Mukhang papatayin siya nito, pinitik ni Yang Kai ang kanyang pulso, at biglang lumitaw ang isang token sa kanyang kamay, habang sumisigaw siya. Narito na ang Dragon Island token. Tumigil ang mga galaw ni Fushan. Ang punong elder, si Zuyan, na tahimik sa buong panahon, ay seryoso ring tumingin sa token sa kamay ni Yang Kai at tumango, sinabing. Hindi masama, ito talaga ang Dragon Island token. Sinabi ni Zukong, oh, ang huling Dragon Island token ay nasa iyong mga kamay. Ito ay talagang kawili-wili. Ang Dragon Island token ay isang bagay na lumabas sa Dragon Race, at 10 lamang sila. Sa hindi mabilang na mga taon, ang Dragon Race ay naglagay ng maraming pagsisikap, ngunit nakuha lamang nila ang siyam sa kanila. Ang huling isa ay nasa labas pa rin, at walang balita tungkol dito. Ang huling pagkakataong umalis si Zuching sa Dragon Island, ang kanyang pangunahing misyon ay ang hanapin ang huling Dragon Island token na ito. Sa kasamaang palad, bagamat nalaman niya na ang Dragon Island token ay sa mga kamay ni Yang Kai, hindi niya ito matagumpay na nakuha. Sa iba't ibang pagkakataon, nagkaroon siya ng napakalapit na relasyon kay Yang Kai. Para makuha ni Yang Kai itong Dragon Island token at ipakita ito sa iba, napakalinaw ng kanyang intensyon. Marshall Peak, Kabanata 356. Pangangibabaw. Nang lumitaw ang Dragon Island Medallion, nagkagulo ang lahat. Ang ilang daang cultivator ay naninirahan sa kalahati ng Dragon City sa mahabang panahon, kaya natural na pamilyar sila sa Dragon Island Medallion. Gayunpaman, narinig lamang nila ang tungkol dito, at ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang totoong bagay. Sa isang iglap, ilang daang pares ng mga mata ang tumingin sa Dragon Island Medallion, hindi maalis ang kanilang mga mata dito. Ngumisi si Fu Qi at sinabing, casual kang naglabas ng medallion at tinawag itong Dragon Island Medallion. Sa tingin mo ba ay madaling lokohin ang Dragon Race? Talagang galit siya kay Yang Kai, kaya kinukutsa niya ito. Tiningnan siya ni Yang Kai na parang tulala. Sinabi na ni Great Elder na ito ay isang Dragon Island Medallion. Mayroon ka bang mas mahusay na paningin kaysa sa Great Elder? O hindi ka nagtitiwala sa Great Elder? Nagulat si Fu Qi, at sinabing may pangit na ekspresyon. Brat, huwag mo akong siraan. Kahit na siya ay isang rank 8 na dragon ng kidlat, hindi niya kayang tanggapin ang tatak ng hindi pagtitiwala sa Great Elder.
Mabilis siyang tumingin kay Zuyan at sinabing, "Great Elder, hindi iyon ang ibig kong sabihin." Bahagyang iwinagayway ni Zuyan ang kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin kay Yang Kai at sinabi, "Bagaman ramdam ko rin na malinis ang aura ng Dragon Island Medallion na ito, kailangan ko pa ring tingnan kung ito ay isang tunay na Dragon Island Medallion. Kung maginhawa, maaari mo ba akong tingnan?" Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin kay Zuching. Nang makitang tumanggaw si Zuching, ngumiti siya at sinabi, "Kung gayon, ipaubaya ko ito kay Great Elder." Iniabot niya ang kanyang kamay at inihagis ang Dragon Island Medallion patungo sa Great Elder. Tinanggap ito ng Great Elder, gumawa ng selyo gamit ang kanyang kamay, at tinapak ang medallion gamit ang kanyang daliri. Sa isang iglap, biglang gumalaw ang imahe ng dragon sa medallion, at umuungal ang isang malakas na dragon. Ang pang-apat na elder na si Zukong ay tumanggo at nagsabi, "Tama, ito ay isang Dragon Island Medallion ng walang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, nang makita nila ang medallion, ang ilang mga matatanda ay 80% na sigurado. Gayunpaman, ito ay isang seryosong bagay, kaya masangkop na ay verify ito." Napangiti si Yang Kai, "Narinig ko na ang may hawak ng Dragon Island Medallion ay maaaring humiling sa Dragon Island." Sa pagsasalita hanggang sa puntong ito, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sabi niya sa gulat ngunit galit, "Anong ginagawa mo?" Habang nagsasalita siya, biglang inabot ng Second Elder ang kanyang kamay at hinawakan ang Dragon Island Medallion sa kamay ng Great Elder. Ang kanyang paggalaw ay napakabilis. Ang kanyang puting kamay ay naging isang serye ng mga after images at tumangay patungo sa Dragon Island Medallion. Ang Great Elder ay halatang hindi inaasahan na si Fusion ay biglang kikilos. Pinaihit niya ang pulso para iwasan ito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakahanda na ang Second Elder at sinundan siya ng parang anino. Ang dalawang Great Elder ng Dragon Race ay hindi gumalaw, ngunit ang kanilang mga kamay ay naging hindi mabilang na mga after images habang sila ay tahimik na nag-aaway. Matapos ang isang malakas na putok, bumalik sa normal ang lahat. Sumimangot si Zuyan, habang nanatiling malamig ang ekspresyon ni Fushan. Tumingin si Zukong kay Zuyan, pagkatapos ay kay Fushan, nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Sa ilalim ng pagbabantay ng lahat, ang Dragon Island token sa kamay ng Great Elder ay biglang naging isang tumpok ng pinong pulbos. Nahulog ito sa pagitan ng kanyang mga daliri at tuluyang nawala sa isang kisap mata. Ano ang intensyon ng Second Elder? Si Yang Kai ay may malungkot na ekspresyon habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin kay Fushan. Hindi niya akalain na sisirain talaga ng babaeng ito ang kanyang Dragon Island Medallion sa publiko. Ito ay simpleng walang kahihiyan. Nahirapan siyang isipin na ang isang powerhouse na maihahambing sa Great Emperors ay talagang gagawa ng ganoong bagay sa harap ng napakaraming tao. Dati, wala talaga siyang tiwala sa babaeng ito. Iyon ang dahilan kung bakit ibinigay niya ang Dragon Island Medallion sa Great Elder pagkatapos kumonsulta kay Zuching. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mali pa rin ang kalkulasyon niya. Lumingon din si Zuyan kay Fushan, na parang naghihintay sa kanyang paliwanag. Walang pakialam na sinabi ni Fushan. Hindi na kailangang ipaliwanag sa iyo ng isang ito. Dahil ang Great Elder at ang Fourth Elder ay parehong naniniwala na ito ang Dragon Island Medallion, natural na hindi babalik ang isang ito sa sinabi ko. Sabihin na natin na ito ang Dragon Island Medallion sa ngayon. Sabihin na lang natin. Kumirat ang mga ugat sa noo ni Yang Kai. Hindi ba siya nakahiga lang sa pamamagitan ng kanyang mga ngipin? Paano niya matatanggihan ang pagiging tunay ng Dragon Island Medallion sa pamamagitan lamang ng pagsasabing sabihin na lang natin, ay ang ibig sabihin niya ay hayaan na lang. Hindi itinuloy ni Fushan ang pakikipagtalo sa kanya sa isyong ito. Malamig lang ang sinabi niya. Pumasok ka sa Dragon Island nang walang pahintulot ng Dragon Race. Ito ang iyong unang krimen. Ang walang katapusang pag-abala sa araw ng kasal ng Dragon Race ay ang iyong pangalawang krimen. Ang pagsira sa reputasyon ng Dragon Lady ng Dragon Race ay ang iyong ikatlong krimen. Ang mga krimeng ito ay nararapat na parusahan. Gayunpaman, hindi ka papatayin ng isang ito ngayon. Kunin ang Dragon Island Medallion na iyon bilang kapalit ng iyong buhay. Mabilis na umatras, tumanggi si Yang Kai na tanggapin ito at sinabing, "Sinabi ko ba na gusto kong ipagpalit ang Dragon Island Medallion sa buhay ko? Hindi ba masyadong hindi makatwiran ang Second Elder?" Galit na galit siya. Inilabas niya ang Dragon Island Medallion, pero bago pa niya maipahayag ang kanyang kahilingan ay sinira na ito ng babaeng ito. Pagkatapos noon, sinabi pa niyang gusto niyang ipagpalit ang Dragon Island Medallion sa buhay niya na para bang ito ay isang bagay. Hindi niya maaaring pilitin ang isang pakikitungo sa lawak na ito. Hindi ipinagpapalit ang buhay mo. Gusto mong mamatay.
Itinuwid ni Yang Kai ang kanyang leeg at sumigaw. Gusto kong palayain ng iyong Dragon Island ang aking mga tao. Hayaan mo kaming umalis ni Kinger sa lugar na ito. Wishful thinking. Ngumisi si Fushan. Sinabi ni Zhu Qing na may sakit na puso. Second Elder, ayon sa mga patakaran ng Dragon Race, ang may hawak ng Dragon Island Medallion ay maaaring gumawa ng makatwirang kahilingan sa Dragon Race. Bagamat ikaw ang Second Elder, hindi mo maaaring baliwalain ang mga turo ng iyong mga ninuno. Lumingon si Yang Kai at tumingin kay Zhu Yan. Matalim ang kanyang tingin na parang kutsilyo. Great Elder, kailangan ko ng paliwanag. Imposibleng mga tuwiran kay Fushan. Ang asong ito ay parang isang piraso ng matigas ang ulo na yelo na hindi matutunaw. Kahit gaano pa niya sabihin, wala itong silbi. Magagalit lamang ito sa kanya. Maililipat lamang ni Yang Kai ang focus kay Zhu Yan. Nawasak ang Dragon Island Medallion sa kanyang mga kamay. Kahit anong mangyari, hindi niya matakasan ang responsibilidad. Tumanggaw si Zhu Yan at sinabing, tama, talagang may ganoong panuntunan sa Dragon Race. Naging seryoso ang ekspresyon ni Yang Kai. Kinuyam niya ang kanyang kamao at sinabing, kung ganoon nga, wala akong ibang kahilingan. Umaasa lang ako na ang Great Elder ay makapagpalom sa akin at kay Kinger na makaalis ng ligtas. Nanatiling tahimik si Zhu Yan saglit. Umiling siya at sinabing, natatakot akong hindi mangyayari iyon. Great Elder. Lumamlam ang pag-asa sa mga mata ni Zhu Qing. Kung hindi gagawa ng desisyon ang Great Elder ngayon, hindi sila makakaalis ni Yang Kai sa lugar na ito. Ngumisi si Yang Kai. Ang Dragon Race ay talagang kahanga-hanga. May natutunan ako ngayon. Umiling ang Great Elder at sinabing, hindi sa gusto kong pahirapan ka. Kaya lang na ang iyong kahilingan ay labag sa mga patakaran ng Dragon Race. Hindi ako papayag dito. Tama ang Second Elder. Nasa iyo ang Dragon Island Medallion, dapat naming tuparin ang iyong kahilingan. Gayunpaman, ang kahilingang ito ay dapat na makatwiran. Kung gusto mong umalis kasama si Zhu Qing, imposible iyon. Sa makatuwid, dapat kang umalis ng mag-isa. Ang mga salita ng Great Elder ay ayon sa inaasahan ni Yang Kai. Kaya naman, hindi siya masyadong nabigo. Dati, tinanong niya si Zhu Lai kung maaari niyang gamitin ang Dragon Island Medallion upang ipagpalat kay Zhu Qing. Noong panahong iyon, tinanggihan ni Zhu Lai ang kanyang ideya. Ang pagkuha ng Dragon Island Medallion ngayon ay isang pagtatangka lamang. Ngayon, tila tama si Zhu Lai. Kahit na mayroon siyang Dragon Island Medallion, ang Dragon Race ay hindi papayag na kunin ang isang Dragonace ng ganoon kadali. Sinabi rin ni Zhu Kong, tama, makakaalis ka na. Ang Dragon Race ay hindi magpapahirap sa iyo ngayon. Ayon sa personalidad ng Dragon Race, kung sino pa man ang nangahas na gumawa ng gulo ngayon, sila ay namatay ng walang libingan. Gayunpaman, mayroon ngang Dragon Island Medallion si Yang Kai. Kahit na siya ay masungit ngayon, ang Dragon Island Medallion ay sapat na upang protektahan ang kanyang buhay. Siyempre, ang kailangan ay kailangang umangkop si Yang Kai sa sitwasyon. Umalis, biglang ngumuso ang Second Elder. Sinabi ko ba nahahayaan ko siyang umalis? Nang marinig ito, ibinaba ni Yang Kai ang kanyang mga labi at ngumisi. Second Elder, babalik ka ba sa iyong sinabi at gusto mo akong patayin hanggang sa huli? Mahusay, pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang tunay na pakikitungo. Kung walang magandang oras ang Young Master na ito, makakalimutan ng iyong Dragon Race ang pagkakaroon ng mapayapang oras. Anong yabang? Malamig na bam antong hininga si Fuchi. Maraming miyembro ng Dragon Race ang malungkot din ang mga ekspresyon. Walang alin lang ang ikinagalit ng lahat ang mga salita ni Yang Kai. Dahil sa pangahas na nakawin ang nobya sa panahon ng kasal ng Dragon Race, matagal nang nakita ng mga dragon si Yang Kai na nakakainis sa paningin. Ngayong malapit na siyang mamatay ay nangahas pa rin siyang magyabang ng walang kahihiyan. Talagang hindi niya alam kung gaano kataas ang langit. Mayabang man ako o hindi, depende kung kaya ko o hindi. Sinulyapan ni Yang Kai si Fuchi at palihim na nagdesisyon. Kung talagang gusto niyang gumawa ng hakbang, siya ang unang gagawa ng hakbang. Talagang naglakas loob ang lokong ito na nakawin ang kanyang babae. Kinailangan ni Yang Kai na ilabas ang galit na pinigilan niya sa loob ng isang buwan. Second Elder. Tumingin si Zhu Yan kay Fushan na nakakunot ang noo. Ang Dragon Race ay tao sa kanyang salita. Ano ang ibig mong sabihin dito? Nawasak na ang Dragon Island token. Anong masama sa pagpapalom sa kanya? Hindi niya maintindihan kung bakit babalik si Fushan sa kanyang salita. Ang isang ito ay natural na alam ang ibig sabihin sa mga sinasabi niya. Walang pakialam na tumingin si Fushan kay Yang Kai. Sinabi ng isang ito na hindi ko siya papatayin, kaya hindi ko siya papatayin. Ngunit kailan ko sinabi na pakakawalan ko siya? Kung hindi niya iiwan ang pinagmulan ng Dragon Race, makakalimutan niya ang pag-alis sa Dragon Island.
Sa sandaling sinabi ito, naging seryoso ang mga ekspresyon ni Nazuyan at Zukong. Nalaman agad nila kung ano ang pinaplano ni Fushan. Si Yang Kai ang nagmamay-ari ng pinagmulan ng Ancestral Dragon. Dahil nakapasok siya sa bitag nila, natural na hindi nila siya mapapaalis ng ganoon kadali. Napakahalaga ng pinagmulan ng Ancestral Dragon. Kung makukuha nila ito, tataas ng malaking halaga ang lakas ng buong Dragon Race. Dati gusto ni Zuya na anyayahan ni Zhu Qing si Yang Kai sa Dragon Island dahil sa pinagmulan ng Ancestral Dragon. Sa makatuwid, matapos mapagtanto ang intensyon ng Second Elder, hindi siya mapabulaanan ni Zuyan. Batay sa kanyang nalalaman, si Yang Kai ay bihasa sa mga batas ng kalawakan. Kung talagang pinayagan siyang umalis ngayon, sino ang nakakaalam kung magkakaroon siya ng pagkakataong mahanap siya sa hinaharap? Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya at agad na itinikom ang bibig. Second Elder, huwag lumampas sa dagat. Galit na galit si Zhu Qing kaya nanginginig ang buong katawan niya. Naglakas loob ka bang pagsalitaan ako ng ganito? Matalim ang tingin ni Fushan. Anong sinisigawan mo? Mas mabangis pa ang titig ni Yang Kai kaysa kay Fushan. Ganito ang pagsasalita sa iyo ni Qing Yi. E ano, bata, itinutulak mo ang swerte mo at hindi mo alam kung kailan titigil. Nililigawan mo si kamatayan. Kailan pa na-offend si Fushan ng ganito? Sa kanyang galit, hindi na niya ito napigilan at itinaas ang kanyang kamay para sampelan si Yang Kai. Ang kanyang palad ay agad na naging ice crystals na parang inukit sa jade. Ang walang kapantay na batas ng yelo ay naging whirlpool at nilamon si Yang Kai. Ang kanyang palad ay mabilis na lumaki sa harap ng mga mata ni Yang Kai na parang natatakpan nito ang kalangitan. Sumigaw si Yang Kai sa mahinang boses. Labis ba ang iyong Dragon Race, o pinipilit ko ba ang aking kapalaran? Habang nagsasalita, itinulak niya si Zhu Qing palayo. Sa ilalim ng gulat na tingin ng lahat, hindi siya umatras at dumiretso sa Second Elder. Roar! Kasabay ng isang galit na dagandong ay narinig, ang figure ni Yang Kai ay biglang lumaki at naging isang malaking halimaw na may taas na 80 talampakan. May maiikling sungay sa ulo at kaliskis sa buong katawan. Mabilis na kumikislat ang kanyang laman at dugo at sunod-sunod na kaluskos ang nagmumula sa kanyang mga buto. Ang kanyang mga kamay ay biglang naging matulis na kuko ng dragon. Kumalat ang walang kapantay na aura ng dragon at lumabas mula sa kanyang mga butas ng ilong ang dalawang agos ng kumukulong mainit na hangin. Dragon Transformation Secret Art, sunod-sunod na mga tandang ang tumunog. Maraming miyembro ng Dragon Race ang natulala. Ang Dragon Transformation Secret Art ay ang lihim na sining ng Dragon Race. Natural na pamilyar sila dito, ngunit ito rin ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang tao na gumamit ng Dragon Transformation Secret Art sa ganoong lawak. Isang katawan na may 80 talampakan, kahit na kalahati lamang ng katawan ng dragon, ito ay nagbigay sa mga tao ng matinding pang-aapi, lalo na ang hininga ng dragon na iyon na walang katulad na dalisay.